Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay magpapatuloy tayong mag-analyze sa mga games na katatapos lang na Superbet Rapid and Blitz na ginanap sa Bucharest 2019. Ayan, so silipin po natin yung naging pairing and results after round 4. Ito po yon. Alright, sa round 4, Korobov Anan, panalo si Korobov, Aronian, Artemiev, Tabla, Cecilia ng Gamit, Jiri, Lekwang Liem, panalo si Jiri, Caruana Fabiano versus Karyakin Sergey. So panalo po si Caruana. At Wesley So, tinalo si Mamedyarov. Ayan, so English opening. Alright, at ang standing naman after round 4, nangunguna pa rin si Grandmaster or Super Grandmaster Anis Jiri with 7 points. Korobov, 6 points. Caruana, 5 points. Aronian, 5 points. Anand with 4 points. Mamedyarov, 3 points. So, 3 points. Lekwang Liem, 3 points. Karyakin with 2 points. And Vladislav Artemiev with 2 points. Ayan. So ngayon po ang i-analyze po nating games ay mula sa round number 5. Ayan, although tapos na po yung tournament at medyo nahuli na po itong analysis na to, okay lang po. Ang importante po yung mapupulot nating mga lessons. Alright, at ang napili ko pong i-analyze muna sa round number 5 ay ang laro nila Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov at Super Grandmaster Anton Korobov. Ayan, so tingnan na po natin kung ano nangyari sa game. Mamedyarov played C4. Ayan. So English, E6, D4, yan. So pag nag-D4 na, so medyo ano na po yan, medyo malayo na po sa English yan. Kasi ang English po talaga, G3, Bishop G2, nakafianchetto sa kingside, then Knight C3, Knight F3, mga ganon. Then, Korobov play D5, Knight C3, C6, ayan. So ito pong C6 na to, medyo mahiwaga rin po yan kasi since hindi nag-Knight F6, yan, kapag C6 po kasi, dyan po familiar yung tinatawag nating note boom. Approach ni note boom sa Queen's Gambit formation. Na kung saan yung C6, halimbawa bigay lang po ako ng konting idea na kung magna knight F3, pwedeng kumapture kaagad dito sa C4. Na kung saan ina-accept yung gambit C4 ng white at pahihirapan naman ng black na mabawi ng white yung C4. Halimbawa po, E3, magbi-B5, yan, tapos babasagin with A4, then magbibishop B4. Yan, pag itix B5, citix B5, ayan. So hindi pa rin mabawi totally yung pawn sa C4. Hanggang dulo pong iniingatan ng note boom yan. Ayan, so dito po, nung nag C6, baka mag note boom. So tinan po natin, knight F3, then nag knight F6. So ito po, hindi na po note boom ito. Alright, then nag G3. So nagkatalan formation po si Mamedyarov. Citix C4, bishop G2. Ayan, so dito po, iba na pong formation to, katala na to, wherein yung black kumakapture sa C4. Ayan, knight BD7, castle, bishop E7. So normal lang naman po yan talaga, nagpapakapture sa C4 yung white. Kapag po malalim na yung pag-aaral nyo sa opening na D4, so ito pong gambit na C4, for the meantime lang po yan, lamang ng po ng black. Pero ano yan, later on mababawi din naman yan. Ang compensation naman po yan, kapag nag-detake C4, parang sa idea ng Queen's Gambit accepted, makokontrol mamaya ng white yung center na naiiwan ng D5 pawn. Yun naman po yung compensation niya, yung center control. Pero hindi pa rin dapat i-underestimate ang white kasi po, pag in-underestimate naman, baka mamaya hanggang dulong di mabawi ito, italo naman sa endgame kasi one pawn na pa rin ang black kahit papaano. So yun naman po yung a little bit drawback nun. Yan, dito ang ginawa ni Mamedyarov, nag-E3. So ito po yung hindi masyadong familiar. Kasi usually, sa ganitong theory, opening theory, E4 ang ginagawa. Para makontrol na kagad yung center na kung saan yun nga yung iniwan ng black's D5 pawn. Alright, then dito tendency, magbi-B5. Yan, so ang theory po dito, mainline ay D5. Babasagin kaagad, kinakailangan. Mabilis ang aksyon. Tapos may B4. Yan, then D takes E6, F takes E6. Yan. Mainline na mainline po ito, E5. So atake doon, counterplay sa knight sa F6. So dito po knight G4 ang talagang mas accurate kasi kapag nag knight D5, balik po natin. Pag nag knight D5, so looking solid pero may knight E4. Ayan. So hindi pa rin po madali sa black to, tapos ito weak pa rin 'yan. Yan, may mga knight E4, then meron din naman pong interesting move with knight D4. Ayan, so ayan, may threat doon, tapos pinapa-capture naman yung pawn sa yung knight sa C3. Ayan, may mga ganyang interesting idea. Ayan, magulo po 'yan. Halimbawa, capturein 'to.
may Nitix E6. Tapos dun kaka-capture sa G7. So threat, halimbawa mag Queen B6 kasi naka-threat. Ayan, then meron pong Nitix G7 check. Then let's say King F7. Ayan, then may Queen H5 check. Ayan, pag kinapture, may Bishop H6. Ayan, ang gulo niyan. Pag King G8, wala na. Ayan, so dito po maraming pwedeng gawin. Pwede mag E6 para may ideal mate doon sa F7. Ayan po. So medyo magulo po yung line na yan. Kapag nag Knight D5, so may mga ganyan pong line. Alright? So pero ang pinaka-accurate po yung Knight G4. Naka-focus lang dito sa E5. Wherein ng white magna Knight A4. Tapos, halimbawa, Knight G takes E5. Yan, may Knight D4. So, magulo pa rin po itong line na to. Threat yung pawn sa E6. Kaya usually, ang pinakakain po dito ay yung Knight D. Itong isang knight ang pinakakain sa E5. Wherein, pag Queen takes D8, Bishop takes D8, Knight takes E5, Knight takes E5, Bishop F4, threat yon para mabitin yung pawn sa C6. Ayun o. Oh. Then, magna Knight D3, papakapture lang yung pawn sa C6, Bishop D7, Bishop takes Rook, Bishop takes Knight. Ayan, so quality down ang black, pero kung mapapansin nyo po, very active yung queenside pawn storming ng ano eh, ng black eh. So makakapag-create mamaya ng pass pawn, tapos malakas yung knight sa D3. Ayan, tapos pero bishop pa rin naman kahit pa paano. So dito po, slightly better lang ang white. Hindi pa rin dapat i-underestimate ng white to, kahit na lamang siya sa exchange. Ayan, so medyo magulo po yung line na yan. Alright? So, yun po yung laman ng E4 main line. Magdi-D5 kagad. Pero dito, so, siguro ito yung bagong preparasyon ni Mamedyarov. Nag-E3. Alright, pag E3, ang ginawa po ni Korobov, nag-castle lang. Then A4, so pinigilan na yung B5. Ayan, then nag-Queen C7 si Korobov. So, dito po, hindi masyadong familiar din itong Queen C7. So, marahil ang idea, yung rook ilalagay kagad sa D8 para may control kagad sa D-file. Pero ang normal line po dito, based on theory, ay A5 para mapigilan yung white to play A5. Magamit yung A4 for more space expansion sa queenside. Tapos meron din naman pong C5 kagad. Ayan, para magkaroon kagad ng exchanges sa D4 at medyo lumuwag-luwag yung black. So dito po, Queen C7 ang in-apply ni Korobov, then Queen E2, then E5. So yun pala yung isa sa idea ni Korobov para makaplay kagad ng E5. Na kung saan, very helpful sa black kasi makakalabas yung bishop sa C8. Kasi ito po yung passive na pyesa niya na kailangan makalabas mamaya eh. So Queen takes C4, E takes D4, ayan. So himbis na kainin tong D4, nag-Knight B5, nag-in-between move muna. Queen A5, syempre hindi po pwedeng i-capture yan kasi nakapin. Then Knight B takes D4, nag-Knight E5, Knight takes E5, Queen takes E5, and then Mamedyarov played B4. So, para mamaya may mga B5, tapos ma-leave din yung B2 for the bishop. Since barado dito, ang tendency po talaga niyan, logically, yung bishop magde-develop sa B2. Yan po yung mas tamang development niyan. Then, nag-Queen H5. So, ang idea ay magbibishop H3. So, may possibility patayin na or i-exchange na yung strong light squared bishop Fianchetto ng white. Bishop B2, develop lang. Then, hinayaan lang ni Mamedyarov. Bishop H3, B5. Ayan. So, ano kagad? Create kagad ng pressure sa queenside. Nag C5, pinaalis yung knight. So, knight F3 lang. Rook AD8. So, syempre, kailangan mag-develop. Strategic move. Rook FD1, develop din. Oppose lang din yung D-file. Bishop E6. Ayan. So, hindi rin naman pala kakapture rin. Kasi pag kinapture, wala rin naman po. Aangat lang, king take. So, wala lang. Okay pa rin. So, at this moment po, equal pa rin tong game na ito. Ayan, then nag-Queen H4. So, hinahamon na kagad ni Mamedyarov ng Queen to Queen. Kumapture muna. Rook takes D1, Rook takes D1. Ayan, then nag-Queen G6. Ayaw ni Korobov. Pihikan. Ayan, no? Nag-Queen G6. So, ang idea, very vital. Papasok, sasalaksak dun. Medyo annoying. Nakakailang. Nag-Rook C1 si Mamedyarov para hindi makapasok. Pero gusto talaga manggulo ni Korobov. Nag-Queen D3. Ayan, so Bishop F1, pinipilit ng paalisin eh, kulang na lang, umalis ka dyan. Kasi marami po nagagawa, ayan, no? Queen B3, atake sa Bishop sa B2, may pressure din mamaya sa A4, may mga ganon. Then, ayan, then nag-Bishop E5 si Mamedyarov, medyo nakakailang talaga yung datingan ng posisyon. Knight D5, so discovered attack sa Queen, tapos nakatulong pa to develop his Knight. Queen E4, ayan, so kumbaga, forma-forma lang muna. Centralize F5, pinaalis pa rin ang queen. Ayan, pumayag na, queen C4, queen to queen ulit. Nag-knight B4. So, ang idea,
Umapayag na si Korobov na queen-to-queen, pero pagka bishop takes b3, may threat naman dun sa pawn sa a4. Tapos, since magigay ng tempo, kailangan pang mag-react ng white dyan, then kukontrolin ng, may possibility controlling agad ng black rook yung d-file, mauunahan si Mamedyarov. So, genius din. Dito po, may ginawang interesting move si Mamedyarov. He played knight d2. Grabe, saba yan, oh. Ngayon, kung kakapture ng bishop to, syempre, bishop check, takes, then knight takes c4. So, still okay pa rin naman. Equal pa rin. Ngayon, ang ginawa po dito, nag-bishop takes c4 nga. Bishop takes c4, queen takes c4, knight takes c4, then nag-rook d8. Ayan. So, yan ang pinag-uusapan dyan kung sino yung makauna sa d-file, eh. Dito, talagang nakauna si Korobov, eh. Pero wala pa naman pong sapat na papasukan. Okay, na king f1, activation lang ng king, king f7, king e2. Ayan. So, wala na masyadong safe na yung mga squares na yan. Then, g5, bishop c7, threat lang muna. sabi dito sa atin, eh, threat lamok. Bishop c7. Pero hindi natin masabing threat lamok yan. Gawa ng super GM yung mga tumitira, may laman yan. Yun pala ang idea, bishop a5. So, para ma-neutralize yung knight sa b4. Then, nag-king e6. Ayan, so kinapture na, neutralize na. Okay, si takes b4. Then, dito po ang ginawa ni Mamedyarov ay nag-knight d2. Para mapigilan yung push ng b3, mai-block niya doon somehow. Ayan, so dito po, meron pong much better move dapat si Mamedyarov. So, you can post the video, i-guess nyo po yung mas maganda pa sana na dapat na ginawa ni Mamedyarov. Kung nga lang, hindi niya napansin yon. Alright, so you can post the video. In a count of 5, ay itutuloy ko na po ulit. Start. Okay, so dito po, meron tayong principle na lagi nating pipiliin yung the most forward move possible. Alright? Kasi dito po, atras pa rin yan kahit papano eh. Dito, knight a5. Kung ito lang naman din yung pipigilin, so may threat pa. So may tempo. So knight a5 po ang good move. So dito, ang tendency, mag-rook d7 para dipensahan. Kasi kung mag-c6, mawi-weaken naman yung square na c6. Makakapag knight c6. So may threat na naman dun sa a7. May threat pa dito sa b4 mamaya. So ibang usapan na po yan. So knight a5 ang much better. Yung nga lang ang ginawa dito, nag-knight d2 si Mamedyarov, then nag-rook c5, so in exchange na, rook takes, bishop takes, f3. Ayan, so hangga't maaari pong ginagawa ni Mamedyarov dito ay ma-fortress. Ibig sabihin po hindi makapasok or walang papasukan yung king, walang papasukan yung bishop hangga't maaari. G4. Ayan, so pinipilit ni Korobov na ilagay yung o i-maintain yung kingside pawn structure ni Mamedyarov na magstay sa dark square since dark square ang bishop niya, may potential na tatamaan yan mamaya. Ayan. So dito nag f4 lang, king d5, king d3, then nag a5. So dito po wala eh. Hindi naman totally open. Eh, kung totally open, malakas ang bishop. Kaso semi-close po eh. Ayan o, nag b6, then knight d2. Yung nga lang, tied down na rin po yung knight kasi since hindi makaalis kasi merong ano eh, may stable pass po ng black eh. Hindi pwedeng iwan. So bishop e7, humahanap ng maneuver ng maganda na pagdalagyan na square. King c5, depensa muna sa pawn sa b6. Nag knight d2, wala, hindi rin talaga makaalis. King d5, knight c4, bishop d8, knight d2. Actually dito po ang naghahabol ng draw na si Mamedyarov. Kasi wala na yan, lakas ng pawn sa b4 eh. Knight b3, bishop f6, knight d2. Dito naman ang iniisip po ni Korobov, paano makakapasok yung bishop niya na makarating dito. Ma-atake niya yung, at least ma-atake niya yung pawn sa h2. Ayan, so bishop c3. Ayan, mahanap talaga ng pintuan eh. Knight b3 ulit. So kung mapapansin niyo po dito, baka may nakakaisip po sa inyo, bakit hindi mag-knight c4 para threat yung pawn sa b6? Kaso pag king c5 po, sugswang, yari. Eh hindi po pwedeng matranspose sa ano to eh, sa king and pawn eh, lugi. Kasi meron nga pong stable pass pawn yung black. Ayan, so dito po, tama lang yung knight b3 talaga. Then bishop f6, then nag-knight d2. So hanggang dito na lang po yung notation na nakita ko, draw na po ang resulta. So marahil nag-agree draw na rin po. Kasi fortress, hindi makapasok yung bishop. Kung makakapasok sana, makakapenetrate dito sa kingside. Eh maganda. Kaso ang ganda nung luck eh. Oh. Itong pawn sa to nakakapagpabara eh. Walang way, walang daan. Tapos knight b3 lang, knight d2, knight, yung knight c4, pili lang yun. Hindi dapat ibato ka agad yun. So knight b3, knight d2, mas safe yung waiting move na yun. Balik-balik lang para manatiling fortress at makaiwas sa exchanges papunta sa king and pawn. Ayan, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana po ay natuto po kayo.
Ayan, so bago po tayo magtapos ay binabati natin muli ang mga nagpapa-shoutout. Binabati natin sila Mendacuelo, Jude Tingson, Ron Remoto, Dionilo Absede, Carlo Katambing, Chess Team ng SEPNAS ng San Carlos City, Raymart Paraunan ng Pangasinan, Danny Labad-Labad ng Rosario Cavite, Jeremy Galvez, Pixel Zama, Michael Bob de Guzman, Sergeant Collis ng Mondaca, Tarlac. Hello po, sir. Josen Marcelo, John Brett C. Estrada, at Paul Aaron Tamayo. Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Yung iba po ay nakalista sa next video na po yon. Ayan. So muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.